Hello mga lords, mga dating kasama. Welcome muli sa aking YouTube channel, Mel Agmata Vlog. At ipalo nyo na rin po kami sa aming Facebook page, Comrades for Peace Advocacy and Development Workers Association. Ang Comrades po ay pinangungunahan ng mga dating kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas na nagbalik loob sa ating gobyerno upang isulong pamatagal ang kapayapaan. Dahil sa pinalakas na kampanya ng ating gobyerno ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC, marami na po ang sumusukong miyembro ng CPP, NPA, NDF. At ngayon po ay tutunghayan natin ang pagsisiwalat ng mga dating kadre na ayon sa kanilang community intelligence ay magkakaroon ng kaguluhan sa darating na inaugurasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanila, ang kaguluhan sa Asyenda Linang ay isang pamamaraan upang buyuin ang mga magsasaka at manggagawa upang magkaroon ng pagtitipon at makabuo sila na isang grupo na manggugulo sa darating na inaugurasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Carrico, dating kadre ng CPP, NPA, NDF na nirecruit mula sa mga manggagawa, ang mga manggagawa ng kalabarson ay siyang gagamitin upang sumama sa gaganaping malawakang protesta o rally sa darating na inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tunghayan po natin ang kanilang pahayag at hindi na tayo papayag na muli pang maging magulo ang Pilipinas dahil lamang sa mga pansariling kapakanan ng CPP, NPA, NDF. She is the coordinator and spokesperson of the National Coalition of Likod Bayan Multisectoral Advocacy Group na ang itong mga grupong itong sektor ay nagbubuo ng community efforts to stand by our law enforcement and government peace and order programs para maging katuwang ng pamahalaan ang taong bayan. So siya na mamaya magpapaliwanag kung bakit nandito din siya. And of course, kanina sinabi ko na si Yusek Noreen Badoy, we really made our efforts na makontak siya para kami ay mapasilitate to go to Camp Rami today. At upang maghayag ng napakahalaga mga pagtitipo na ito na ngayon ay napapakinggan live sa Facebook at pati na rin sa SMNI at kinocover din ng ating mga kaibigan from UNTV. Right now, kasama ko si Carrico. Ito ay dating kadre na na-involve sa pag-infiltrate sa labor sector. Ang kanyang organization na ginagamit dati ay Kilusang Mayuno at member ito ng Communist Party of the Philippines na nag-operate sa Southern Tagalog area. And then, katabi ng Tony Cherry, si Castile. At siya naman ay National Trade Union Cadre at operatiba ng CPP Labor Infiltration sa buong Kabisayaan. Castile, ayun. And then, sa likod ni Castile ay makakasama natin si Kang Chloe from Pati, Bulacan, si Kang Chloe ay mag-iintasan na may Chloe. Ito siya ay kasama din na Nayulit na nagluso bahay, ato bahay sa mga Pati, Bulacan. Kadamay. At CPP organization front niya, Kadamay. Na Nayulit, kasama ko, ay siya din ay namuna bilang CPP operative and urban infiltrator sa ato bahay program sa Pati, Bulacan na panunulsol ng CPP at pati sa Montalban. At si Gawarly, si Brother Topel, tawag natin sa kanya, organisador ito ng CPP gamit ang UMA. Union ng mga mag-UMA sa agrikultura o at ang kinusang magpupukin ng Pilipinas at the same time ng Pawis. Sa area ng Asyenda Luisita at paligid ng Tarlac, Pampanga. At sa sabi niya, si Kamei, ito ay dating organisador ng mga magpupukin kabataan sa Central Luzon. At ito ay bahagi ng mga nag-infiltrate sa maraming area ng Central Luzon bilang cadre operative, bilang anak pawis at bilang miyembro ng Likod Pilipino Students at iba pang organisasyon. Sa kanya kasama sa katabi ni Yusek Noreen ay Sinanay Pong. Sinanay Pong ay kilalang kilala ito ng mga nangunyok sa Asyenda Tinang sa Tarlac at sapagkat siya ay naging bahagi ng CPP Special Operations sa Asyenda Luisita kasama si Kapwarty at survivor yan ng Asyenda Luisita Killings. And of course, si Kakris, matagal ito na naging cadre sa trade union
sa paligid ng NCR at ng Central Luzon. Ayan si Catrice. At ito ay dating pamunuan ng Workers Alliance in Region 3 or War 3 na kaalyado ng CPP-KMU na organisasyon. And of course, si Yusef Lorenta. Una sa lahat, ito po ang mamumuna na magbibigay ng pahayag. Malinaw po na pumunta kami dito sa Camp Krami. Mga kapatid, mga kababayan, nagpatulong kami kay Yusef Lorentadoy at kinontakti namin si Atty. Cherry sapagkat sila ay mga kabahagi ng Peace Advocacy Team na nagsusulong ng kapayapaan sa ating bayan upang maglantad ng aming nakuha ang mga impormasyon. Una, magkakaroon po ng malawakang destabilization at panggulo. Ang CPP, NPA, NDF sa pamumuno ng bagong alyansang mga bayan o bayan. Itong dahilan kung bakit inaatake nila at sinisira ang PNP. Lalo na itong grupo nila Renato Reyes, nila Teddy Casimio, nila Carol Araulio at ng karapatan nila Cristina Palabay. Upang ang PNP natin ay maging defensive sa harap ng mamamayan at hindi maging epektibo ang law enforcement support para mapigilan itong mga destabilization na gagawin nila sa nalalapit na ilang araw patungo sa inaugurasyon ni President Bongbong Marcos. At una dyan ay ang kanilang pag-kick-off ng tinatawag nilang mga pungkalan at okupasyon. Dito mamaya natatanong nyo si Nanay Pong, si Kawarli, si Kami, at pati na ang ating mga urban core operatives ng CPP kung gaano kahalaga para sa CPP, NPA, NTF na makapagpakita ng kanilang lakas at pwersa kunwari sa darating na June 30 upang ipakita at iparamdam na sila ay buhay pa at gusto nilang i-project na boses ng mamamayan ang bitbit nila at huwag silang mapigilan ng PNP sa gagawin nilang pag-ahasik ng kaguluhan at konfrontasyon during the June 30 inauguration. Ito po ay nanggaling sa direktang mga impormasyon at aming mga pakikipag-usap sa mga kadre on the ground. Magbubunyan dyan mamaya ang ating mga kadre on the regions ng committees. Pangalawa, inihahayag po namin na ang plano na pagsira sa imahin ng Philippine National Police sa paggamit ng iba't ibang issue including ang pag-aresto sa mga kunwari magsasaka sa Sendatingang ay bahagi po ng grand plan na tinatawag namin upang magkaroon ng spark o pag-iglap ng pagkilos towards sa June 30. At yan po ay nakuha namin na impormasyon. Mamaya mapapakinggan nyo ang Central Luzon area at pati sa area ng Urban Poor at pati dito sa area ng Paseco Compound. At kami ni Yusef Lorentadoy mamaya ay ibubunyan namin at Tony Cherry itong mga nakuhang impormasyon. Una, nagkakaroon ngayon ng pangungudyok at panunusol ang Kadamay, Anak Pawis, Anak Bayan, Kabataan Party at mga grupo ng Gabriela sa area ng Paseco, Parola Tondo upang mag-rally at ipilit na lumusog sa area ng National Museum sa araw ng June 30. So ito ay kasabay ng paggapang ng grupong Kadamay sa area po ng Caloocan, Maloa, Malabon, Labotas at Valenzuela. Mamaya, ipapahayag yan nila Nanay Lulit at nila Catrice. Pangatlo, nagkakaroon ng panibagong panunusol sa Centro de Azucarera at ganoon din sa Hacienda Morsia sa Santa Tarlac at ganoon din sa Green Valley Baisia at pati na rin sa mga pagawaan sa area ng Bataan at area ng Clark Zone. Kasabay nito, ang attempt na buhayin o planaklasan sa area ng Industrial Park at Calabarzon area sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal area ng mga Industrial Zone. Kasabay ng mga pagkilos nila sa area ng Panay Island, sa area po ng Samar at pati sa Bicol Region. At dahilan yan, kung bakit kami lumalantad sapagkat gusto nila magkaroon ng kampuhan o pagtitipo ng mga magsasaka dyan sa area ng tinatawag nating DAR, Central Office. Ang layunin nito ng kampuhang bayan ay upang ipanawagan daw ang tunay na pagkapatupad ng reformang agraryo at sagutin daw ang kahirapan sa kanayunan. Subalit ang magkakampuhan ay hindi naman mga magsasaka na. Ito ay mga organisasyon na kagaya ng hinakot nila from Metro Manila at mga Tarlac State University, Bulacan State University at iba't ibang bahagi ng Metro Manila at pinagpupungkal nila ang mga lupain sa Tarlac sa Hacienda Binang. Similarly, gusto nilang pabayaan sila na magkampuhan
dyan sa may harap ng Dar Compound upang sa araw mismo na ng inaugurasyon ni Bongbong Marcos ay may makita nila na malaganap ang problema daw ng magsasaka ang mamamayang Pilipino. At ito ang kanilang gustong gawin, kaya gusto nila na ang PNP ay huwag makialam sa pagsasagawa nila ng mga pagkilos na walang kinikilala ang mga area of purview para sa kanilang pagsasagawa ng rally. Ito lahat ay binumunyag namin sapagkat bahagi po ito ng national plan ng pungkalan at okupasyon at panawagan sa pagpapasiklab ng mga kilos protesta. On that note po, ay bago ko ibigay ang mga detalye nito, ay kukunan po natin ng reaksyon ang lingkod bayan group, multisectoral groups na kahit na sa ilalim po nila Attorney Cherry. At kung mga detalye mamaya ay ibibigay ko kina Chris, nanay po, nanay Lolit at iba pang mga kasama ko upang mapalamanan ko ang hakbang na ito ng panawagan ng CPP. Patunay lamang ito na walang mabuting naidudulot ang CPP, NPA, NDF sa bansang Pilipinas. Bagkos sila ay pinagmumulan lamang ng gulo at sa patuloy na paghihirap ng mga Pilipino, sila ang naging dahilan. Huwag nang muling magpalinlang sa CPP, NPA, NDF. Itakwil ang teroristang grupo. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyong panonood.